Hello guys, welcome to my channel. And for today's video, isishare ko sa inyo kung paano i-cultured itong butterfly or paru-paro. Kung tawagin naman sa lalawigan ng marindog ay bila-bila. So ito, naku-cultured po ito guys. Ano? So ito, common name ito sa ano, itong paru-paro na ito, Louie. Ano? So, iyan guys, nangingitlog na nga to sila, nangingitlog na sila. Kung inyong napapansin yan, yung parang kulay red na yun na plate, yung plato na yan, yan yung lagayan ng, tawag doon, honey, or katulad nito, mayroon silang bulaklak na sinisipsipan ng, yan ang nagsisilbing pagkain nila yung bulaklak na yan, tapos, mayroon din dyan at kung walang honey, tinimpla na sugar, yung tinunaw na sugar sa tubig. So yun guys, yung nangingitlog sila after nilang, ayan tulad, tingnan mo yan o, yan. Yan yung pinakong pagkain na tapos mangingitlog sila. Yan guys, yung itlog nito, siguro mga 6 days to 7 days. So magiging ano na yan siya, uod. Nagkakambitan pa. Sana all kambitan. Yan. So ito guys, ang paru-paro or bila-bila sa Marinduque ay number one ito, no? Number one siyang source of income ng mga tao doon o ng mga local doon sa lalawigan ng Marinduque. Most especially ito sa ano, sa barangay ng Kawi, nasa sakupan ng Buwak Marinduque, ano. Ito guys, binabahagi ko lang sa inyo o sinishare ko lang sa inyo yung part 1 pa lang to na ano, itlog. So nangingitlog pa lang siya. Ang part 2 nito, ipapakita ko na sa inyo kung paano magiging uod at hanggang sa lumaki, hanggang sa maging caterpillar na kung tawagin naman nila doon, yung caterpillar ay pupa, yung pupa nitong Louie na butterfly. So ito guys, sa isang araw siguro nangingitlog ito ng almost hindi lang siguro 20 each bawat isang paru-paro na babae, you know. Hindi lang siguro 20 o 20 or more pataas na initlog nila. So ito ang ano, ito ang total nitong ano, yung dami nitong paru-paro, nasa 85 kasama nito yung mga ano, lalaki.